Kaya pala walang impact yung mga pinagsasasabi ni Madam. Kasi scripted. Alam nyo, kahit Bicolano ako, pakiramdam ko, Ilongga na rin ako. Ang hilig mambola. Dilawan talaga eh, no? Mahilig mambola, puro pambobola mga pinaggagawa. Ito, isa pa, tingnan nyo. Oh, diba? Naghaharutan. My goodness, yan ba ang plataforma nyo? Ano to, teleserye? Ano to, tsuktsakan? Ganyan na naman ang mangyayari sa Pilipinas pag si Leni ang nanalo. Idadaan tayo sa drama. Idadaan lang tayo sa pa-cute-cute. Yan yung problema eh, pag ang mga supporters, mga artista, akala siguro nila, mag-tsuktsakan lang sila, akala siguro nila, magpapakyut lang sila para i-endorse nila si Leni Robredo, ay mananalo na sila. Hindi nila alam, matalino na ang mga voters. Hindi na umiipekto yung mga artista na yan. At lagi nating tandaan, importante sa isang kandidato, di ba, ang kanyang sinseridad at ang kanyang sariling paninindigan, bakit siya tumakbo. Hindi yung halata mo talaga yung iba dyan na ginamit lang para ng puppet at walang sariling desisyon. Imaginin mo ang campaign manager niya si Bam Aquino, ang mga nakapalibot sa kanya, mga dilawan, na ang nais lang is maghigante at manatili sa kapangyarihan para sa kanilang kapakanan at hindi para sa taong bayan. Yan ang tatak dilawan. Tatak pigsa. Sabi niya, parang mas scripted si Marcos. Ibabato niyo na naman kay BBM. Ikayo nga yung kitang-kita may script. Ugali niyo talaga na yung mga ginagawa niyo pag nabisto, itatapon niyo sa iba. Ito ha, napansin ko. Kaya masasabi ko talagang scripted or memorized lahat ng sinasabi ni Leni. Kasi di ba pansinin mo the way siya magsalita? Inuulit niya yung first stanza. Bakit niya inuulit? 'Di ba? Kasi 'di ba pa, 'di ba ganun yung pag magme-memorize, 'di ba? Pag medyo nakakaligtaan mo, ulit-ulitin mo. Hanggang sa ma-remember mo ano yung karugtong doon. Pasabi kasi sa ina niyo na talagang i-memorize ng maayos ang script, ramdamin ang script at intindihin ang script. Tinawag na giyera ang problema sa ICAD Halatang halata na scripted, halatang halata na minemorize.